It's now time for Heart Matters. Share your true-to-life stories of love, wherein hope and healing comes within, on Moments of Love with John Erickson. We have a letter sender right here from Bulacan, and this is her love story. Dear John, just call me Kim. I am from Bulacan, and I'd like to share my love story to your listeners. Kyle and I are childhood friends. We grew up together. I remember every Sunday, we have this small gathering kung saan nagbaband ang family namin ni Kyle. Madalas sa bahay namin ginagawa at paminsan-minsan naman sa kanila. Best friend ng mami ko ang mami ni Kyle. Kaya naman talagang malapit kami sa family nila at kami rin ni Kyle. I also remember palagi kaming magkalaro ni Kyle. Kahit na 3 years ang agwat niya sa akin at magkasing edad lang sila ni Kuya Paolo. We go to the same school noong nasa elementary pa lang ako. Pero pagdating ng high school, magkaiba na kami ng school na pinapasukan. And from there, we grew up apart. Hindi na kami masyadong nag-uusap at parang nag-iba na siya ng pakikitungo sa akin. Naging suplado at mayabang na siya. Siguro dahil na rin sa environment sa school nila. Hanggang sa mag-college siya sa Manila, ay hindi na talaga kami nagkita pa. But we still have this small get-together every Sunday with our families. And of course, without Kyle. Naging busy siya at ganun din ako. Madalas, sa kwento na lang ng mami niya ako nagkakaroon ng balita kung anong nangyayari sa kanya. Hindi na rin siya nakaka-uwi dito dahil sa dami ng kanyang mga ginagawa. At kapag kabakasyon naman, usually ay nag-out of town sila ng kanyang family. It was a Friday afternoon, galing ako ng school at nadatnan ko sa bahay si Tita Estela, mami ni Kyle, at ang mami ko na nagkukwentuhan sa kitchen. Nagmano ako, and when I was about to go to my room, lumabas si Kyle galing ng dirty kitchen. Dala ang spaghetti. Nagulat ako at biglang namula nang makita ko ang kunot noon niyang itsura. Buti na lang hindi napansin ni na mami dahil busy sila sa kwentuhan. At pagtingin ko kay Kyle, ayun. At ngumingisi siya na parang nakakaloko. Inarapan ko siya at sabay talikod papuntang kwarto. Hindi ko alam dyan kung anong nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Masaya ako kasi nakita ko siya ulit. At kahit na ngiting ng aasar, ang gwapo pa rin niyang tingnan. Lalo na at lumabas ang dalawa niyang dimples. Hindi ko maintindihan dyan kung anong nangyayari sa akin ng mga sandaling yon. Nang mga sumunod na araw, ay para na kaming may world war. Lagi niya akong inaasar. Naiinis ako lagi kasi ang yabang niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya sa Manila at naging magaspang ang ugali niya. Napaka-presko ng dating niya. Dahil yata alam niyang gwapo siya at pinagtitinginan ng mga babae sa amin. Lumayo ang loob ko sa kanya dyan. Para kaming mga bata na sa konting bagay lang ay nag-aangilan. Hindi ko alam kung paano nag-umpisa pero ang alam ko, lagi niya akong inaasar. Parang hindi kumpleto ang araw niya na hindi niya ako iniinis. Hanggang sa magkatrabaho na siya at ako naman malapit nang gumraduate pero ganun pa rin ang ugali niya. Minsan, hindi niya ako kikibuin. At okay lang naman sa akin yon. One day, when I was on my way home from school,
Nakasabay ko ang isa kong classmate na si Eric. At saktong dumadaan ang sasakyan ni na Kyle, agad siyang huminto at sinabihan akong sumabay na sa kanya. Nang tumanggi ako, isang medyo matigas na boses at sinabing, "Sakay na," ang narinig ko sa kanya. At sa hindi ko malamang dahilan dyan, agad ako nagpaalam kay Eric at sumakay na sa kotse niya. Walang kibuan hanggang sa malapit na kami sa bahay namin nang nagtanong siya kung boyfriend ko daw si Eric at isang masupladang pakimo ang isinagot ko sa kanya. Hindi ko alam dyan kung namamalikmata lang ako pero parang nakita ko si Kyle na nag-iba ang itsura. At nang lumingon siya sa gawi ko, agad kong itinoon ang tingin ko sa labas ng bintana at naramdaman ko na namumula na naman ako. Days have passed at hindi na niya ako masyadong inaasar. Naninibago ako dyan. Mas madalas na ngayon ang hindi niya pagpansin at pagsusuplado sa akin. Pero gayunman, asar pa rin ako sa kanya. Dumating sa bahay namin ang best friend kong si Dina. Nagkukwentuhan kami sa sala nang biglang dumating si Kyle na may dalang pichi-pichi. Gawa daw yon ng mami niya. Hindi man lang kami nilingon at umalis kaagad. Diyan, nalungkot ako at nagtatanong sa sarili ko kung bakit ko nararamdaman ang bagay na to. Nagulat ako nang pag-alis ni Kyle ay biglang tumili si Dina at kilig na kilig. Tinatanong niya kung sino daw ang gwapong yon. Siyempre, ang sagot ko sa kanya, si Kyle, ang kontrabida sa buhay ko. Mula noon, naging madalas na ang pagpunta ni Dina sa bahay namin. Nakikipagkwentuhan siya at minsan tumatambay lang. Nang hindi ako mapalagay, tinanong ko siya kung bakit lagi siyang nandito. At umamin siya na gusto daw niyang makita si Kyle. Sinabi ko sa kanya na anong nakita niya sa mokong na yon, ang sama naman ang ugali noon. Parang lampas-lampasan lang sa tenga ang mga sinasabi ko sa kanya dahil para siyang lumulutang sa ere habang nag-i-imagine na magkasama sila ni Kyle. Hinayaan ko lang siya sa ganong estado dahil alam kong mawawala din lahat ng kilig niya pag nakita niya na ang totoong ugali ni Kyle. Parang nakasama na sa routine ko ang pagtambay ni Dina sa bahay. Pati na ang parang pag-i-stalk niya kay Kyle, hinayaan ko na lang siya dyan dahil alam kong hindi iyon magtatagal. One day, I saw Kyle and Dina walking together. Nagtaka ako kung bakit parang ang dali nilang naging closed samantalang kami ni Kyle ay hindi. Maaring nung mga bata pa kami, talagang sobrang close kami ni Kyle at gaya ng sinabi ko dyan, hindi ko alam kung anong nangyari at parang nag-iba ang lahat. I don't know but deep inside me, I felt envy and agitated. Maybe because of the thought na hindi nice sa akin si Kyle. At sa sandaling panahon ay nakuha na ni Dina ang loob ni Kyle. Diyan, dumating ako sa point na umiiyak ako nang makita kong hinalikan ni Dina si Kyle sa cheek. Feeling ko para akong bata na nakunan ng candy. Nagtataka ako kung bakit nararamdaman ko ang ganito. Wala naman kami ugnayan ni Kyle. Nasanay na ako na kahit na nag-aasaran kami, at least may connection pa rin. At pwede kami ulit na maging magkaibigan. Pero ngayon, parang malabo na. John, I assumed na sila na ni Dina dahil madalas ko silang makitang magkasama. And me,
I was left alone at parang lumayo na rin ang loob sa akin ni Dina sa di ko malamang dahilan. I continue my life as it is, leaving them alone. Hindi na rin masyadong nagpupunta si Kyle sa bahay. Masyado siyang naging abala sa mga bagay na hindi ko alam. I assume na dahil din kay Dina, kaya ganon. The day came and it's my graduation day. We had a small gathering at syempre, nandoon ang family ni Kyle. But I was looking for him, pero wala siya. Sabi ng mami niya, marami daw trabaho sa opisina at try daw niya na makahabol. But John, natapos ang gabi, walang Kyle na dumating. I was disappointed at sobra akong nasaktan, John. Graduation ko pa naman. And I asked myself, why am I feeling this way? I think it's simply because I love him. I was caught off guarded and fell in love with a guy who feels nothing for me. I'm thinking na kung mamalasin nga naman, first time ko ma-in love at first time ko ring mabibigo. But I guess that is life. That's what it takes in falling in love. And you will never appreciate the love more if you don't get hurt. Dahil ang sakit ang magiging sandata mo upang ikaw ay maging matatag. A day after my graduation, ginising ako ng mami ko at tangan niya sa kamay niya ang isang bouquet of flowers at isang maliit na gift. Iniwan lang ni mami sa bed at umalis na. Agad kong tiningnan ang card at binasa ang nakasulat dito. Salitang Koreano, hindi ko maintindihan. Nahagip ng mata ko ang pangalan sa ibaba. Galing kay Kyle. Naisip ko, sira ulo talaga si Kyle. Bumalik na naman ang pangaasar. Dali-dali ko rin binuksan ang gift niya. At nabigla ako dahil ang laman pala ay rubber na palaka. Sobrang inis ko talaga sa kanya dyan. I know ng mga sandaling yon, tawa ng tawa si Kyle. Bumaba kagad ako para puntahan si Kyle. Ngunit sakto, nasa bungad pa lang ako ng hagdanan nang marinig ko ang tinig niya. Agad akong bumaba at isang ngisi ang sinalubong niya sa akin. At sa sobrang asar ko, lumapit ako sa kanya with a very sweet smile. Sabay tapak ng malakas sa paa niya. Agad akong tumakbo pabalik ng kwarto, John. Then I heard my mom na nag-apologize kay Kyle. At ako, nagngingit-ngit pa rin sa sobrang inis sa kanya. I didn't know that was the last day I saw Kyle. Dahil kinabukasan, lumipad na siya papuntang Korea. Dahil pinadala daw siya ng company nila doon. Nalungkot ako, John. And at the back of my mind, though I tried to deny it, I missed him so much. Na-inlove na talaga ako sa kanya, John. At alam kong wala naman akong magagawa dahil alam ko rin na wala rin patutunguhan ang kung ano man itong nararamdaman ko para sa kanya. Lalo lang akong nalungkot nang makita ko na ang mga binigay niya sa akin ay maayos na nakasinop. Yung card na nakadikit sa flowers ay idinikit sa box na lalagyan ng palaka. At ganun din, nakasinop ng maayos ang palaka sa loob ng box. At wala namang ibang gagawa nun kung hindi si Mami lang. John, mabilis na lumipas ang 5 taon. And I'm already working as a teller sa isang bangko. Wala na akong masyadong balita kay Kyle, doon nandun lagi ang mami niya sa bahay. Maaaring napapag-usapan din nila si Kyle kapag wala ako sa bahay. I really don't know, at sa loob ng 5 years, John, hindi ako nakipag-boyfriend.
Hindi sa ayaw ko, kung hindi wala pa talaga akong time at wala akong nararamdamang spark sa sarili ko. Hindi katulad sa amin ni Kyle before. Para akong nag-jogging sa bilis ng tibok ng puso ko. I never heard anything about him. At ganun din kay Dina. Hindi na rin kasi nagpupunta si Dina sa bahay. And since when Dina and Kyle get to know each other, parang umiwas na rin sa akin ang best friend ko. And I understand, mabuti na yon dahil I'm afraid na ipagkanulo ako ng galaw at salita ko. Few weeks before Christmas, galing ako sa pag-grocery nang mapansin ko ang kotse nila Tita Estela sa tapat ng bahay namin. Inisip ko na baka nainip na naman siya sa kanila at naisipan na tumambay sa bahay namin. Nang pagbukas ko ng pinto ay may lalaking nakatalikod na mukhang ang bango-bango. Siguro kaibigan siya ni Kuya Paolo. Pero nang pagharap niya, si Kyle pala. Siya ang dumating galing Korea. Nashock ako dyan. My jaw dropped as I was looking at him. Unti-unti siyang lumapit at isinara ang bibig ko. Sabay sabing, "Close your mouth, baka may pumasok na crocodile dyan." Namula ako dyan at gusto ko sana siyang sapakin. Kaso, lumabas na si Mommy at Tita Stella galing ng kitchen. Umakyat na ako ng kwarto. Naiinis pa rin ako sa kanya dyan. Hindi pa rin siya nagbago. Pero, at the same time, hindi ko mapigilan ang ngiti sa labi ko dahil dumating na siya at ang cute niya. I woke up the next day with a ring on the phone. Si Kyle ang tumawag. Gusto niya akong isama sa birthday ng friend niya. At first, nagtaka ako at nagdalawang isip kung sasama ba ako dahil hindi na nga kami ganun ka-close. Pero nung araw na yon, while having our Sunday gathering, during our lunch, sinabi ng mami ni Kyle na kung pwede kong samahan si Kyle sa party. At dahil ang mami na niya ang nagsabi, wala akong nagawa dyan. Umoo ako. And the night came. Sinundo niya ako sa bahay. At habang nasa kotse, tinanong niya ako kung may boyfriend na ako. At ang sabi ko, wala. Tinanong niya kung bakit. Sabi ko, naliligaw pa ang Prince Charming ko. Tumawa siya ng malakas at parang gusto ko siyang sipain palabas ng sasakyan. Pero, nagtimpi ako. Nang pagtingin ko sa kanya, nagsalubong ang tingin namin. At nakita ko, namula siya. Sabay sabing, parang hindi daw uso ang makeup sa akin. Tinarayan ko siya dyan. Sabay sabing, hindi niya ako girlfriend para umasta siya ng ganyan. Tumahimik siya. At hanggang sa makarating kami sa pupuntahan namin, hindi kami nagkikibuan. Nagulat ako dahil hindi bahay ang pinuntahan namin, kundi isang fine dining resto. Tinanong ko siya kung bakit niya ako dinala doon. At nasaan yung my birthday? He just stared at me with admiration. Hindi ko alam dyan kung namamalik mata ako, pero lumakas ang tibok ng puso ko. And on the table, food was set for two people. Wala masyadong kumakain pero parang crowded ang pakiramdam ko dahil alam ko hindi ito usual. Nakakapanibago at nakakapagtaka, kaya lalong bumilis ang tibok ng puso ko. I was stunned nang tumayo siya at kumanta ng Cannonball. Well, feeling ko, nalaglag ang puso ko at parang
Lahat ng nasa paligid ko ay nagkakulay. Ano bang ginagawa ng mokong na ito? Isa na naman ba itong pang-aasar sa akin? Yan ang pumasok sa isipan ko dyan. Sa kabila ng nakaka-overwhelm na sandaling yon, natapos ang song at bumalik siya sa table namin. Agad ko siyang tinarayan and telling him kung ano na namang kalokohan ang naisip niya and asked him to please spare me. Tinitigan niya ako at parang may naglagay ng plaster sa bibig ko dahil wala akong nasabi. Lalo pa akong natameme nang sinabi niyang, "I waited so long and I can't wait for another year without you." Then he said the word, "I love you." And that was it. Parang cannonball na sumabog right in front of me. Totoo ba ito? Is this really happening? Yun ang tumatakbo sa utak ko dyan. Hinawakan niya ang kamay ko and he said na he knew na binigla niya ako. At lahat ng pang-asar niya before was just a front act para pagtakpan ang nararamdaman niya para sa akin. Dahil bata pa ako noon at natatakot din siya na baka makahanap ako ng iba. And also, para rin makasiguro sa totoong nararamdaman niya sa akin. He said na pumayag siyang ma-assign sa Korea to give us time. He knew na may nararamdaman ako sa kanya and he wants to make sure of that. Tinanong ko rin yung tungkol sa kanila ni Dina at sinabi niyang magkaibigan lang sila. At alam ni Dina, ako ang mahal niya. Kaya pala umiwas na sa akin noon si Dina ay yun pala ang dahilan. John, wala na akong nasabi dahil alam ko sa puso ko, ito na yung time na pinakihintay ko. Kahit pa ilang beses ko pang i-deny na wala, kusa itong umusbong. Sabi niya, he will court me. We went home with a new chapter in our lives this time. Pero ngayon, ibang level na. Naalala ko tuloy yung binigay niyang card 5 years ago. Hinalungkat ko ang drawer ko at luckily, na-preserve ko ang mga yon. Binasa ko ulit and it says, "To Kim," at ang mga sumunod na phrases ay Korean na. At sa huli, yung pangalan niya, Kyle. Dali-dali kong kinuha ang laptop ko at nag-search ng kaparehong icon katulad ng nakasulat. Only to find out na dati na pala niya akong mahal. Hinanap ko din yung rubber frog na binigay niya. It was like a jeweler box at nandun yung bracelet with my name on it. Naiyak ako dyan. Hindi ko alam na noon pa pala ay inalagaan na ako ni Kyle sa puso niya. Agad ko siyang tinawagan to say thank you. John, tinupad niya ang promise niyang ligawan ako. And both families are happy knowing that we are together finally. Alam na pala nila ang plano ni Kyle at wala naman silang tutol dahil mabait naman si Kyle. I was so happy, John, knowing that all this time, kami pala ang magkakatuluyan ni Kyle. Now we are planning to get married and by November this year, magpapakasal na kami. And that's our love story, John. Hope it gave your listeners an inspiration. Thank you very much for reading my letter. More power to your show. God bless. It's me, Kim.